Manghang-mangha ang mga residente ng Barutac Nuevo sa Iloilo. Biglang nabuhay. May hindi mamatay-matay ngayong balita sa mga taga Barutac Nuevo sa Iloilo. May isa raw silang kababayan na ilang oras ng malamig na bangkay nang muli raw ito. Nabuhay? Patay na talaga kasi nakaganyan na yung mata niya. Oh. Yung tiyan niya matigas na talaga. Mayami na. Itinadito na ang mga kuko niya. Mayulit na. Bilang ay midwife, makakakukulod man ako nga napatay doon. Patay rin kita na nang muklak ang mata niya. Ang sinasabing patay na muling nabuhay, ang 44 anyos na asawa ni Zaldi na si Violeta. Tila nagka-premonisyon pangaraw ito. Ilang oras bago ito namatay, gabi nitong April 28. Nood ako ng TV, tumandal sa dito sa aking balikat. Nagpalambing ba? Nagsabi siya sa akin, Sal, doon lang bala. Ginkudakudakan kami sa anak kong. Hanggang pasado alas 11 ng gabi, si Violeta sinumpong ng asthma. Pagkagising ko, nag-nebulizer siya. Nagsabi siya nga, Lord Jesus, amo to, nawala yung hininga. Nanigas siya. Sabi yung kapatid ko nga, ipan mo yung bunganga. Kalak yung bunganga niya. Nang si Violeta, bigla na lang daw nalagutan ng hininga. Nawalan na rin daw ito ng pulso, nangitim ang mga kuko, at nanlamig na ang buong katawan. Kung gising-gising, ginbuhat ko siya, nanginig na siya, umihi na siya. Sumigaw na ko, Bio, nga, nabinayaan mo kami. Ito nag-iniyakan yung mga anak ko. Dito na raw humingi ng tulong ang mister ni Violeta sa kanilang mga kapitbahay. Kasama sa mga sumaklolo, ang hipag ni Zaldi na si Lorena na isa ring midwife. Hikap ni Junjun na pulso na waay rugit mo. Pag ang irong na waay rugit hangin. Naalangan na rin daw silang dalhin si Violeta sa ospital noon. Daro na mo to, i-declare mo na rata na ka ospital. Dead on arrival o krimet. Makita pa na mo niya bang kay ni Violeta? Bay, andat-andat na kabinurdahi doon. Isa ka oras ko, ikaw si Chin. Buhay ka pakaraan. Halos pilasa na amon si Violeta mo. Duhalampusan din na amon nga mga tiyag. Bilang ay midwife, makakakukulod man ako nga napatay doon. Iniyakan yung mga anak ko. Ang batunong ta nga madula si nanay nyo. Bumalik ako sa kanya kag mag-ihip ng mag-ihip na magdasal na lang kayo. Ay si nanay nyo, wala na. Pagdasal na lang natin na bumalik yung buhay niya. Pangayo ko sa Ginoo nga daad buhay una pa si nanay ito ang bisa ka chance. Sa puntong yon, sabay-sabay na raw silang nagdasal. Yung sabihan kong ko, Lord Jesus, bakit kunin mo yung asawa ko? Ikaw lang ang makagaling. Nang walang kung ano-ano. Nadamdaman ko ang malamig sa lawas. Ang presensya ng Diyos, nag-abot, nagbadapo ko sa kay Violeta. At 2 oras matapos daw mamatay di mano ni Violeta, nangyari na ang ikinagulat nilang lahat. Amo daw nagmuklat ang mata ni Violeta. Nag-iya katawan. Siguro, nagkuhan ang Holy Spirit sa lawas niya, nagbalik. Talagang himala sa buhay ng asawa ko. Patay na kita sa Violeta at nagbuhi lang tungod sa grasya ka Ginoo. Abangan mamaya, babae sa Iloilo na di mano 2 oras ng patay, bigla raw nabuhay. Makaimo mo kita tanan-tanan, pa'y napatay rin si Violeta. Amo nabuhi na si Violeta. Isang babae sa Barutac Nuevo, Iloilo na 2 oras na raw patay. Milagrong nabuhay. Patay na talaga kasi nakaganyan na yung mata niya. Oh. Yung tiyan niya matigas na talaga. Mayami na. Itinadito na ang mga kuko niya. Mayulit na. Bilang ay midwife, makakakukulod man ako nga napatay doon dyan. Nagmuklat ang mata ni Violeta. Na yun ang kuwang kunang napatay na siya. Eh, bumalik yung hininga na nga nagaganon-ganon. Tumangra ako sa langit. Salamat, good Lord. Ang babaeng sinasabing namatay at muling nabuhay, buhay na buhay na ngayong ikukwento ang kanyang pinagdaanan. Nung pagising ko, sabi ko, ang ganda ng tulog ko. Sabi niya, ano ang ganda ng tulog mo? Patay ka na sa mahigit 1 oras at kalahati. Tulog lang ako. Kasi ang ganda ng pakiramdam ko pagka nung may malay na ako, ma'am. Hindi ko na alam, ma'am, yung nangyari.
Kung kukunin natin ang opinyon ng eksperto, milagro nga ba talaga ito? Yung nahirapan siya huminga, siguro nagsara yung daanan ng hangin, nawala ng oxygen sa utak, so nahimatay siya. Pero may pulso pa siya, nangitim lang siya dahil walang pasok yung hangin. Siguro ni-revive nila, pero kasi maganda siguro yung circulation. Ibig sabihin may blood pressure, tumitibok pa ang puso. So nung siguro nag-relax yung daanan ng hangin, nakapasok uli yung oxygen, so nagising siya. So ibig sabihin hindi naman talaga siya nagkaroon ng arrest, kundi oxygen lang ang mababa. Kung halimbawa wala nang heartbeat talaga, paghinga, talagang maitim na siya, antayin mo muna mga 10 minutes, baka delayed lang o magkakaroon ng spontaneous return ng circulation. Yung sa pasyente na sinasabi naghika siya, sumasara yung daanan ng hangin, minsan no, pag nawawala ng oxygen, no, pinapump, mga 10 to 15 minutes nare-revive sila. Minsan 30 minutes pwede pa rin, no? Pero kung 2 hours pwede pa rin mangyari, no? Kagaya ito. Rare ito na kaso, marahil milagro. Si Violeta, worship leader pala sa kanilang simbahan. Yun na siguro ang premyo niya sa akin, yung buhay. Sabi daw nila, baka may mission pa daw ako. Sabi ko, hintayin ko kung ano yung will of God. Basta naniniwala na ako na buhay talaga ang Panginoon. Ang mga gurong kwan sa akon sang mahal nga Diyos nga pa mata sa akon nga. Kung wala mo malang galing ginatawan, importansya yung asawa mo kwa akong ko. Ito yung mga miracles that still do happen. Matindi to dahil nare-remind tayo, uy, may Diyos pala. Sinasabi pa ulit-ulit, lalo sa misa, Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Ito na yung summary ng ating pananampalataya at ito rin ang mangyayari sa ating buhay pagtapat tayo sa Diyos. Ngayong pandemya, ang ating bawat hininga maituturing na himala. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa ating YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates. Thank you so much, mga kapuso!